Lethal combo na yan. Tingnan natin kung sino yung mau-ospital pagkatapos. Sinong team? Sinong team mau-ospital, yes. And to think na may Minotaur pa yung AE. So I guess okay lang na mag-estes kasi busy, tanky, frontliner si Mino. Unless, ma-burst down siya ng early game to the point na sobrang lambot niya. Yes, well, we'll see. So this is gonna be the game number 2. Vanguard versus Leader will have a team rundown. This is gonna be Digi ni Superman, Akai ni Boyet, Tamos ni Wilson, Claude the Great, and Esmeralda ni Coven. On the other side, we have Kenji on Cho, Tang for Kari, 666 on Kagura, Gio on Estes, and Lue on this Minotaur. Top 1 Philippines Minotaur lang naman. Yan lang naman. Yan lang. It is what it is. May nakating ka na bang alam mo lupit na ranking? Sobrang all around this. Pero nung sa tagal ko na naglalaro, pinamataas na Kufra. Nung lumabas yung Kufra, medyo nakapasok. Nag-spam ako nun. Pero ngayon, masyado na siyang malayo. Kasi ang dami nang gumamit ng Kufra. Oo, sabay. Yes. Sa baban or inaagaw sa'yo. Yes, yes. Sad, no. So, sino na ginagawin mo usually? I mean, sa'yo mo all around. Most of the time, pagka may mga kasama ako sa 5-man, most of the time, ako yung iniiwan nilang offlane kasi apat silang magkakasama. Mm-hmm. So ako yung laging hiwalay. So most of the time, yung mga hero na pang offlane light, yung mga Leomord, tas Marksman, yung pwedeng iwan nila. Kumbaga sila yung gamit. Mahala ka dyan. Mahala ka sa buhay mo. Mag-farm ka dyan. Yes. Oo, maganda. Unless kayo palang mag-stand alone. Oo, yun. Yun yung isang qualities. Mag-solo. Mag-solo ka. Wala ba ako nakikita ang Belric dito? I guess, hindi na nila... Actually, kahit sa mga ibang tournaments, pansin ko hindi na nagagamit si Belric. Most of the time, di ba, pinipili nila yung Belric pa-counter dati kay Claude whenever he gonna use the Blazing Duet. Yes. Pero first, tamang nakaw muna ng usual creeps dito sa tatlong to and rotate sa other side. Wala nang creep wave, so they might go sa mid lane. But here at the bot lane, 666 and Estes, tamang kuhala ng grabbing. Again, clear ng waves. Ito yung pinaka-ano exciting kuno sa isang game. Exactly. Early game kasi sinabi mo lang, okay, ito po, nagpa-farm sila. Yun. Pagka mapapansin mo, yung mga aggressive naman madalas, yung pagka may crack. Pagka may crack yung lineup nyo, yun yung time na madalas na may invade. Pero ang hapdi nung yung mga skills nyo, kahit sabihin mong yes, medyo mabagal siya. Pero pag hinampasan ka lang, yung permission mo doon? Tukon ba yun or lumpia? Na mga magkalumpia or namumulang sapya? Masakit yun. Pwede yung turon sa mga, alam mo yung mga binibenta, turon dyan sa mga, hindi ko na sasabihin kung saan, pero mas matikas pa sa heart. Yung turon, o kaya yung mga turon na mas makapal pa yung balot sa sagi. Nakatatlo kagad ka na, nasan yung sagi? Parang yung dating yung ano nila sa Angels, di ba? Unang kagat, tinapay lahat. Pero doon sa unang kagat, tasan yung sagi. Parang ganun siya, yun. So, shoutout sa mga turon na nawawala yung sagi. Yeah. Pero dito, makikita natin, papatayin naman nila yung pagong. Pero again, first turtle kinukuha na ng Vanguard, hindi na contestan ng either yon, so they might as well go with wala silang mapush na turret. So tamang linis na lang ng free break, pumasok nila sa Esmeralda. Pero again, early game, may sustain pa siya, medyo maganda naman yung shield dito. But first blood going over to Cho, he was able to take down this thing. Medyo nasa mali yung pwesto nun, hindi nung time na. Pero dito, the damage will be there. Pero mukhang ikikutan nila at papawian nila dito si Kenji. So, that's gonna be 1-for-1 trade pa rin naman. Pero tingin ko, mas lamang pa rin dun yung napatay nila yun, so, compared dun sa Digi. Tama. Kaya nasigilin natin yung first blood yun. I guess, kasi yung Cho, ibang usapan niya, kasi pwede niyan dumamage. I mean, Digi, yung way tumayo sa Esmeralda. Of course, napakagandang initiate, pero na-stun sila, pinatun ng payong sinalo, ay nakaalis ngayon. Si 666 and si Gio. Na-sustain na yung damage. Ganda ng predictions na yun, ha? Exactly. Pero yun nga, going back dun sa pagtalo, yung Falling Star Moon, ang sakit ng damage, pero yung sustain na ginawa ni Estes, nabalik niya lang eh. I guess that's why magkasama kanina pa Estes tsaka si Esmeralda. Masabi ko gusto lumilipad na naman utak ko. Pero anyway, tamang kuha lang ng buffs dito sa side ng Aether and Claude, of course. Wait, naipit lang magagawa. And this Gary is a dead Gary. That's a kill going over to Vanguard. Maganda yung rotation nila so far. Nakakapalag. Yes, and even also the Vanguard has the marksman. So Giko, I mean, early as this pa lang, medyo nakakalamang na sila. They actually doing a great game dahil nga they have the Claude. Most of the time, pagka may Claude kayo, palang it's your securing already your late game. Mm-hmm. Diba? So as much as possible, kung may Claude yung kalaban, you actually have to win the early game. Pero
Well, thanks still has his carry. It's gonna be a marksman over marksman setup tayo dito. Pero si Goven with a lot of shield, trying pa rin mabasag dito yung tower. Pero the Venomous Fury gagamitin kay Wilson, pero the damage will not enough to bring him down. Saya, may gilid yung follow-up na feeling ko kung nakagalaw agad yung Aether na ako pa sa ng isang kill, but you were able again to get another neutral creep. Pumasok si Panda. Si Panda yes. Talaga, si Akai. Yes. Pero wala na siya nakita doon. Turtle is up, so that's another objective na mamatahin ng both teams. Medyo high hello muna si Boyet dito. Si Kenji, lima na silang nandito sa Turtle side. All in na sila ngayon. Eh, nakuha nga ng SF dito yung Turtle, pero hindi pa tapos yung aggression nila. Sisipain naman nila dito yung Tamos, pero the Inferno will be used. Pero dun sa may bandang likuran, maraming mamamatay. Pero we'll see, the susustain pa rin ng Estes yung damage ng mga ginagawa sa kanila. Pero Kenji low online, pero Tiki will go down. And of course, doon na mag-govern of kinahabol bigla si Kenji. Alam mong isang patika na lang makapal ang buhay ko. May shield pa ako. Killing spree going over with Esmeralda. And again, you carry the Akafreen. Pero pagpasok na Esmeralda, masakit. Goodbye, carry ka ngayon. Triple kill going over to this Esmeralda. Kanina sa clash, nakita ko, yung Estes, hinihina si ano, si Carry. Tapos nasa backlines lang. So magandang positioning. Yes. But you've got to give it to Esmeralda. Sino ba? Si Goven. Si Goven. This Esmeralda, yeah. Pagpasok niya, grabe, yung HP bars bumaksak, and that's clean double kill sa side ng Vanguard. Yes, exactly. Well, Goven actually is 5-0 sa laro na natin na to. I mean, he's actually, ha, yung nga, siya rin yung gumamit ng gusto natin kanina. He's actually having a good game, I mean, consistency-wise pa dito sa first and second game. Hopefully, wala na mayari yung mga lag issues natin dito kasi they're actually giving us a good fight. So, we'll see dito, Aether main, hindi pa rin naman wala, dikit pa rin naman halos, is a 3K advantage pa lang, hindi yung ganun kalaki, pero syempre, map control, Vanguard, wala pang turing na babasag sa kanila. Malinis, malinis pa. Ganun ka, ano, ka-tight yung rotation and yung defense ng Vanguard na kahit 3/3 down the side ng Aether, sila 0 pa rin. And good advantage actually sa side pa rin ng Vanguard. So, yes. Maganda ang game to ngayon. Maganda bigayan. Maganda talaga yung bigayan. So, it's really up to the Esmeralda. Pero kung iisipin mo, ano, ano ba yung pwede nilang gawin for the Esmeralda? Is it, well, given the Kagura will be using the Necklace of Durance, pero what is the really the lockdown na kailangan nilang gamitin? It's probably the Way of the Dragon nung show, pero medyo mahirap siyang i-execute given also meron ding flood na kailangan mong bantayan. Yes, and may Diki na pwede niya i-commit yung time journey. Parang, oops, yes. May payong show, feeling ko, i-follow up to it. But isang time journey lang. Yes, that's correct. So, medyo, it's gonna be a tricky para sa Aether kung paano nila huhulihin yung Esmeralda, which is medyo naiiwan. Actually, hindi nga nila ito binaban eh, no? Which is yung mga previous team na naglaro sa atin, binaban. Pero dito, masakit na yung kulot. Masyadong malupit, mamamatay yung dalawa sa side ng Aether, and that's gonna be a 2-4 non-exchange. Mukhang tutuluyan pa dito nila Boyet yung Tore. Luwel low on life pero matidefend pa rin naman. Lord is still not up for the next 100 seconds. Medyo matagal na oras pa yan. Madami pang pwedeng gawin ng Vanguard. Pero kayang ka, again, hanggat na buhay pa yung Tore, wala pang talo. Pero mukhang si Luwel dinidin siya dito. Yes, and actually, they're actually trying to force him to use the Mean One's Fury. Bait nila, di ba? Yeah, bait na bait. Sobra. Also, shoutout pala kay, ano, kay Weg from AEN and Lodge ngayon sa stream. Yung hindi natin natropa ni ano yan ni Dog. Oh, yeah. Shoutout sa Dance. Weg. Alam ko, Weg yung narinig kong pronunciation usually. Yeah, exactly. So. Alright, so tama yung rotation muna sa side ng AE. This is a 4-man rotation. Sinusubukan nila sigurong hulihin ng Esmeralda or at least yung Diggy para bag 1 or 2 kills tsaka mag-all-in. Yun lang yung masabi ko para sa side ng AE. Yes. Pero we'll see dito. Aether still has this game. We'll see kung paano i-unfold ng Aether yung execution nila dito. Medyo na yung map control. Medyo talaga yun nga. Pero ulit-ulit ko sinasabi, masyado na lumilit sa side ng Aether. Para sa akin, it's gonna be hard, pero I think they still have the chance na makaback dito in regards with sa Lord. What do you think? If in case the Vanguard will actually take the Lord, tingin mo ba kaya nilang ibalik na rin sa Lord, or they really need to contest ba yun, or hintayin na lang nila and make a defense out of it? Feeling ko, assuming na makuha ng Vanguard yung Lord, super malaking advantage on their side. They could get the game unless Aether
we'll focus on that objective. Kasi diba minsan, yung Lord, 6 man lang yan, tiga-split po siya. Pero minsan, sinasamahan ng team yung Lord. Pag sinamahan ng team yung Lord, I would recommend either na unahin nila yung objective. Kasi level 2 yan eh. Medyo tanky na yan. Mm-hmm. Yes, that's correct. Pero yun nga, kayang i-hold dito ng mga makukulat ng Vanguard at habang binukuha nila Goven at the Greed, yung floor dito sa may bandang likuran. Pero I don't think, yun nga, mukhang hindi magkocontest dito yung Aether. It's just gonna give the Lord and just make a good defense. Kasi given, kasi whenever you have a Minotaur, you really are inclined into a team fights. Mm-hmm. Pero yun nga, given that there is a ticket that always could cancel your Minotaur's Fury, it's gonna be a tricky battle kung paano nila i-handfold or paano nila i-defensan itong base nila. Kaya ko isang magandang yin-yang overturn lang talaga galing kay 666. Yun yes, lang. Exactly. Of course, after yun, tatalo na lahat ng tao. I mean, Minotaur's Fury has been popped. Apparently, nawala yung green light. Not sure what happened there. I guess nung nakatapat niya si Thumbs or si Claude, kinamit niya to try and shoot him away. Pero that is one ultimate down sa side ng Aether. Yes, pero yun nga, si binasag na nung ating Greed, yung kanyang Torres sa may bandang baba, given the Lord is still full on life, approaching sa face ng Aether. Going out of, papasok na po ang Lord. They are not gonna walk with the Lord. Tika, ano, 6 man lang yan, split push mo na yan. Pero, kailangan ko ito sabihin, si Greed, pre, sobrang happy niya. Feeling ko isang magandang blazing duet. Yes. Medyo tagilid na ang vapor. Totoo yan. Tagilid na ang vapor. Pero dito, si Greed, medyo nagtalak na siya doon sa may tower. Bukang gusto na yata niya itong tapusin. Pero the yin-yang overturn will not be evil.